pagkatapos mapatay ang pinakamataas na leader. Grupong Hamas nagsagawa ng drone attack sa bahay ng Israeli Prime Minister bilang paghihiganti. Bansang Iran nangakong patuloy ang pakikipaglaban sa kabila ng pagkalagas ng mga pinuno ng kanilang proxy group sa Gaza. Halika't pag-usapan natin yan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Ilang araw pagkatapos kumpirmahin ng Israel ang pagkamatay ni Hamas leader na si Yahya Sinwar, ay nangakong patuloy na makikipaglaban ang kanyang mga naiwang tagasunod. At ngayong araw nga sa lokal na oras nila, may nagpakawala ng drone buhat sa Lebanon na ang target ay ang Central Israel, lugar kung saan naninirahan ang pamilya ng kanilang Prime Minister na si Benjamin Netanyahu. Mabuti na lang at wala sa nasabing residente ang mag-asawang Netanyahu, kaya't walang naidulot na anumang casualties ang nasabing pag-atake. Ang hakbang na iyon ay kanilang ginawa upang ipaghiganti ang leader ng Hamas na kamakailan lang ay napas lang nga sa isang inkwentro laban sa mga nagpapatrolyang Israeli. Ayon sa pahayag ng Iran, ang pagkawala ni Yahya Sinwar alang-alang sa kanilang ipinaglalaban ay isang martir na paraan kung saan, gaya din ng mga naunang mga pinuno na napas lang, ay hindi nasasayang ang kanilang pag-aalay ng buhay sapagkat ang kapalit noon ay lalo pang pagkamulat sa kamalayan para sa kanilang mga tagasunod na lalo pang ipagpatuloy ang laban kontra sa bansang Israel. Subalit ayon naman sa tagapagsalita ng Israel, ang pagkamatay ni Sinwar ay hindi maituturing na martyr sapagkat siya ay namatay habang tinutugis ng mga sundalong Israeli dahil sa kanyang tangkang pagtaka sa lugar. At hindi bilang isang commander na pinamumunuan ang kanyang hukbo sa pakikipagbakbakan. Nasabi ng Israel ang mga bagay na yon sapagkat ayon mismo sa kanilang nakitang drone footage ay tumataka si Sinwar kasama ang ilan lang na mga kasamahan upang maiwasan ang kanilang presensya sa mga kalaban kesa maglakbay kasama ng maraming mga tauhan. Ito rin ang dahilan kung bakit sa una ay di makapaniwala ang mga sundalong nagpapatrolya na ang leader na si Sinwar na pala ang kanilang napatay ng mga sandaling iyon, sapagkat isang sandaling inkwentro lang ang naganap kung saan matapos masukol ang ilang tao sa isang gusali na kanilang hinabol ay pinaputukan nila ito ng tangke. At sa paghupa ng labanan ay hindi kaagad nila na-recover ang bangkay, sa halip ay isang daliri lang nito ang kanilang ipinadala sa pamunuan upang siya satin, kung saan nakumpirma ngang ang taong iyon ay si Yahya Sinwar na siyang pinuno ng grupong Hamas na pinaniniwala ang may pakana ng October 7 attack sa Israel na ikinasawi ng libo-libo at ikinabihag ng daan-daan pang mga biktima patungong Gaza, kaya't sumiklab nga ang ngayon ay isang taon ng digmaan sa lugar na iyon. Samantala, bagamat inamin ng pamunuan ng Hamas ang pagkawala ng kanilang pinakamataas na pinuno, ay nangako silang tuloy lang ang pakikipaglaban. Subalit kasabay nito ay winika ng kanilang tagapagsalita na bukas sila sa usapang pangkapayapaan sa mga kondisyong ititigil na ng Israel ang kanilang walang humpay na airstrike sa Gaza. Ang pag-withdraw ng lahat ng kanilang tropa sa lugar at ang pagpapalaya sa lahat ng Palestinong nakakulong. Pero ayon sa Prime Minister ng Israel, ay tuloy-tuloy pa rin ang operasyon sa Gaza hanggang hindi pinapakawala ng grupong Hamas ang nalalabing higit 100 pang mga bihag na hawak nila. At ang isa pa sa nabanggit ng Israel ay ang posibilidad na gamitin nilang pyesa sa palitan ang katawan ng napaslang na leader ng Hamas. Pumapayag sila dito kapalit ng mga natitirang bihag upang nang sa ganun ay mabigyan ng maayos na libing ang kanilang leader. Si Yahya Sinwar ay nasa pag-iingat ng sandatahang lakas ng Israel sa isang sekretong lokasyon. Kung magkakasundo sila sa usaping iyon ay magiging dambana ang pook na paglilibingan sa leader ng Hamas na pwedeng bisitahin ng kanilang mga tagasunod
at sa kabilang banda ay mapapalaya na rin ang mga natitirang bihag ng Hamas. Magiging magandang panimula na sana ito upang mawakasan na ang matagal ng digmaan na pumupuksa ng milyon-milyong mga buhay at ari-arian. Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan.